Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, ikadalawa ng Setyembre taong 2024. Victoria at Tasmania nakaranas ng matinding hangin nitong Linggo ng gabi. Australia nakibahagi sa ibang mga lider ng bansa sa pagkondena sa isang insidente sa South China Sea. At Victoria magkakaroon ng access sa isang bagong helpline. Para sa mga detalye, nakaranas ng malakas at malamig na hangin ilang pag-ulan ang ilang bahagi ng Tasmania at Victoria na posibleng tumungo na sa mga bahagi ng New South Wales nitong Linggo ng gabi. Ang mga residente ay naghahanda para sa mga sumusunod na malalakas na hangin na maaari magdulot ng pinsala. Libo-libo ang nawala ng kuryente sa Tasmania at ilang residente ang naggandang lumikas habang tumataas ang tubig mula sa pagbaha. Ang matinding panahon ay inaasahang magtatapos ngayong araw sa Victoria at Tasmania, ngunit may mga babala pa rin ng matinding hangin mula sa hangganan ng Victoria papuntang Hilaga hanggang Newcastle na papasok sa Snowy Mountains. Sinabi ni Tasmanian Premier Jeremy Rockliff na mayroong pang-emergency na tulong na nakahanda para sa mga apektado ng pagbaha. We've also got our emergency assistance grants for individuals that are now available in affected areas, particularly the Derwent Valley and those that are isolated by floods, Central Highlands and the Derwent Valley, grants of up to $250 for individuals and $1,000 for families that are affected. Samantala, isang babae naman ang nasawi matapos mabagsakan ng puno ang isang kubo sa Moama sa hangganan ng Victoria at New South Wales dahil sa masamang panahon. Nakibahagi ang Australia sa ibang mga lider ng bansa sa pagkondena sa isang insidente sa South China Sea. Ang China at Pilipinas ay parehong inaakusahan ang isa't isa na sadyang tinamaan ng mga bangka ng bawat isa sa Sabina Shoal na may 75 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. Ngunit iginiit ng Philippine Coast Guard na ang China ang unang nang abuso. Matagal nang inaangkin ng Beijing ang rehiyon bilang kanilang teritoryo, ngunit hindi pa nakakahanap ng sapat na suporta para sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na kailangang igalang ang international order. We need nations in the South China Sea to recognize the international law of the sea requires safe navigation there. And these details, I'll get a full briefing about it. But there shouldn't be dangerous activity because it comes at great risk. Samantala, magkakaroon naman ng access sa isang bagong helpline ang mga taong nababahala sa paglala ng kalusugan ng mga pasyente sa mga ospital sa Victoria. Ang mga pamilya at mga mahal sa buhay na pakiramdam na hindi sila pinakikinggan ng mga tauhan ng ospital ay maaari nang i-report ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng Urgent Care Helpline Service na inilunsad ng gobyerno ng Victoria noong Linggo, ika-isa ng Setyembre. Ang hotline ay ipatutupad sa ilang partikular na distrito ng kalusugan simula sa Northern Health sa Setyembre. Para sa mga karagdagang balita, inanunsyo naman ni Social Services Minister Amanda Rishworth ang bagong pagtaas sa Social Security payments dahil sa indexation. Mula sa 20 ng Setyembre, ang mga pagbabagong ito ay magre-resulta sa pagtaas ng $23 tuwing dalawang linggo para sa rental assistance sa pinakamataas na rate at $15.30 para sa job seeker payments. Bukod pa rito, ang mga bayad sa isang nag-iisang pensyonado ay tataas ng $28.10
tuwing dalawang linggo at ang mga nasa magkasamang pensyon ay madadagdagan ng $42.40. Pakinggan natin ang pahayag ni Richford tungkol dito. So this is real cost of living relief for people. Indexation is a very, very important part of keeping up with the cost of living. And it has been disappointing in recent months. We've seen Angus Taylor question the benefit of this indexation. But we're proudly saying that indexation is important to ensure those on Social Security keep up with the cost of living. Inanunsyo naman ni Health Minister Mark Butler ang 100 bagong gamot na magiging available sa 60 days na reseta simula kahapon, ika-1 ng Setyembre, bilang bahagi ng mas murang scheme ng gobyerno para sa mga gamot. Sa klaw ng mga gamot na ito, ang malawak na hanay ng mga kondisyon, kabilang ang hika, Parkinson's disease at chronic depression. Sinabi ni Minister Butler na magiging magandang balita ito para sa milyong-milyong Australiano. At balita naman tayo sa Pilipinas, sinabi ng Weather Bureau Pag-asa na bahagyang lumakas ang tropical storm na Enteng matapos bumagal sa mga baybayin ng Vincennes, Camarines Norte noong Lunes at maaaring maging isang malakas na tropical storm bago lumabas ng Pilipinas sa Miyerkules. Noong alas 4 ng umaga, tinataya ang sentro ng Tropical Storm Enteng ay nasa baybayin ng Vincennes, Camarines Norte, batay sa datos na magagamit nila. Nagpatupad ang Malacañang ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Metro Manila dahil sa masamang panahon dulot ni Enteng. Ang pinakamataas na wind signal na maaaring itaas habang dumadaan si Enteng ay wind signal number 3. At para naman sa palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 56.28 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 38.25 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, posibleng makaranas ng pag-ulan at malakas na hangin ang mga sumusunod. Melbourne at 14, Hobart at 12, Canberra at 15. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 17. Habang maaraw at mahangin naman sa mga sumusunod, Perth at 25, Wollongong at 23, Sydney at 26, Newcastle sa temperaturang 28 degrees. Maaraw ang Lunes sa mga sumusunod, Brisbane at 34, Cairns at 29, at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.